Ang dami natin nakikita ads ng brand na to sa Facebook, di ba? Ikaw, nadaanan ka din ba? Dahil sa mura, tulad ng madami, nainganyo ka din mang bumili. Buy 2, get 3. Buy 3, get 6. Halagang $999 to $1,499. Sulit na sulit, di ba? Ang tanong, sulit nga ba talaga? Saan nga ba nanggaling itong brand na ito? Bakit ang dami ng endorsers ko, no? Safe pa talagang inumbi itong brand na ito nating mga Filipino? Ito, pag-uusapan natin sa video na ito. Hey, we're just meeting. My name is Just Duarte. Kung napanood mo na yung ilang video dito sa channel na tumatalakay sa brand ng Navitas Barley, at kung nabasa mo na din yung madaming comments na mga na-scam sa comment section ng video content na ito, lalo na kung isa ka din sa mga nangganyong bumili na sa nakita mong mura at may mga sikat na personalidad na nag-endorse kuno ng brand na to at na-scam ka din tulad ng madami o may mga kilala ka din na gumagamit nito lalo na kung nabiktima din sila nito, malamang ay makaka-relate ka sa pag-uusapan natin dito. Isa ka din ba sa madami na na-scam ng brand na to? Type mo lang sa comment section kung isa ka din sa madaming nabiktima ng scam na to. Navitas Barley ang in-order mo, tapos 100 barley ang dumating sa'yo. Sabi ng iba dito sa YouTube, legit daw ang Navitas Barley. Pero panit Navitas ang binili nila sa kanilang mga nagbebenta, pero Naveta, Navetas, Navitas ang dumating sa mga customers nila. Kesa nagpalit daw ng packaging ang dahilan nila. Luma daw yung dating packaging at ito naman daw yung bago. Ang malaking tanong, ganun lang ba talaga kandali at kabilis ang magpalit ng packaging? O kailangan din nilang dumaan sa proseso ng product registration at iba pang permits at requirements? At kailangan din nilang maghintay na makumpletong proseso at maprubahan ang lahat ng permits at mahalagang requirements tulad ng ginagawa ng ibang kumpanya at brand bago sila makapagpalit ng packaging at magsimulang i-market ulit. FDA approved daw ang kanilang produkto dahil may logo at hindi na ibibenta kung hindi naman daw ito aprobado ng FDA. Ang tanong, aprobado nga ba talaga ang brand na ito ng FDA? Panoorin natin itong video. Warning! Hindi FDA approved ang Navitas Barley Grass Powder. Tignan nyo ang FDA advisory na ito. Warning the public not to purchase and consume the unregistered food product. Screenshot nyo at isend nyo na sa mga kaibigan nyo nakabili na ng Navitas Barley Grass Powder o nagbabalak bumili ng produktong ito. I want to make it clear na hindi ko ini-endorse ang product na ito. Yung nakita nyong post kung saan kasama ang Barley Grass Powder sa videos ko or pictures ko ay edit. Ted, never ko naawakan yung product na yan. Bakit naglabas ang FDA ng public health warning kung talaga aprobado nila ito? Bukod sa mga naunang brand na nabanggit, bakit Wanrentan, Ziwatan, Undiantan, Oxinay at madami pang ibang Chinese brand ang nakarating sa mga taong bumili sa kanila at hindi ang brand na nakainganyo sa kanila na binili nila? Isa lang ibig sabihin ito, ginagamit nila pang fraud ang brand ng Navitas Barley para mainganyo at pakapandoko ng madaming tao. Pare-pareho lang itong brand na ito at iniba-iba lang nila ang brand name para manlito ng madaming tao. Dahil sa effective strategy nila na gumagamit sila ng madaming sikat na endorsers and influencers o idols sa madaming tao, itinuloy-tuloy nila ang strategy na ito. Andiyan sila Dr. William Tisaong, Anthony Taberna, Kuya Kim Atienza, Vic Paul Salumanyan, Sen. Rafi Tulfo, Sharon Cuneta at madami pang ibang social media influencers. Idagdag pa natin sila Vic Soto at Pauline Luna, Mariel Rodriguez Padilla, Angel Oxin, Vivian Colleen Garcia Crawford, Heart Evangelista, Ivana Alawi, Tim Kramer, Marian Rivera, Dr. Vicky Bello, Dr. Tiwakid o mas kilala sa kanyang social media channel na Dr. Kilimang Guru at kahit ang pabili mismo. Isipin mo, papriya mo, inilera nila sa mga sikat na personalidad at ginagamit din ako ng brand na to para mag-promote ng product nila. At lahat kami ay pinapalabas nila na nagkasabi daw na legit ang Navitas Barley and fake daw ang Wanrentan Barley. According din mismo sa kanila, sa mga videos, images at post captions nila. Pero bakit kung bumili ka sa page nila, nag-expect ka na Navitas Barley ang matanggap mo dahil sa dun ka sa brand na yung inganyo, pero Wanrentan Barley pa rin o ibang brand na peke daw according sa kanila ang matanggap mo galing sa kanila na pinagbilhan mo. Tapos pag kinontak mo sila para magtanong kung bakit, automatic block ka kaagad sa messenger, mobile phone number at Facebook page nila.
yung pera na inipon at pinagsikapan mo at yung iba naman ay pinamutap pa nila ang pinambili nila ay nawala na lang bigla. Bye-bye na. Isipin natin maligito. Kung talagang legit ang Navitas Barney, kaya ba talaga nila magbayad sa sobrang daming endorsers na ginagamit nila na sabay-sabay? Imagine, sa ilang buwan lang, more or less 20 endorsers kagad na naging endorser nila na nagpo-promote daw ng brand nila. Bago tayo nainganyo at naniwala, naisip din ba natin kung magkano bayad sa bawat endorsers at ang unang kontrata nila sa isang kumpanya? Kung talagang legit ang Navitas Barney at tutuwa din ang mga endorsers nila, gaano ba talaga sila kalaking kumpanya? Bakit wala silang opisina dito sa Pilipinas? E mga Pinoy endorsers ang ginagamit nila na nag-endorse daw ng product nila. According sa images at captions sa post nila, galing daw sa Japan, New Zealand, Australia, USA ang product nila. Pero bakit ang nakaprint sa packaging na natanggap ng iba ay galing sa China? Isa pang tanong, totoo nga ba kaya galing talagang China at nag-i-exist pa talaga ang address ng office at manufacturer nila na naka-indicate sa packaging? Kung talaga nag-i-exist, bakit paiba-iba ang address at information na naka-indicate? Ganun din ang product registration at registration number nila. Nakakalobo, di ba? Ako din mismo hindi ko masagot kung saan ba talaga nanggaling ang produkto na to. Kaya mahirap din para sa amin ang magreklamo at gawa ng aksyon dahil hindi din namin alam kung sino ba talaga ang mga tao at kumpanya ang nasa likod ng brand na to ang irereklamo at saan bansa kami pwede mag-file ng kaso lambat sa kumpanya at produkto na to. Post mo din sa comment section kung anong address ang naka-indicate sa box ng nabili mo. Ganoon din ang product registration number at pagkumparahin natin, malay natin, isa dyan sa address at product registration number ay totoo. Para sa madaming viewers na nagko-comment sa mga video content dito sa channel na nagtatanong kung safe bang inumin ang brand ng barley na to, kung ako tatanungin at personal kong sagutin, hindi ito safe. Dahil hindi naman ito ang brand ng product at in-order mo. Hindi mo din alam kung saan ang galing ito. At wala din kasiguraduhan kung talaga ba ang tunay na barley crush ang nilalaman ng produkto na to. Dahil so wala silang ma-provide na information kung saan ang galing ang nilalaman at kung ano ba talaga ang nilalaman ng kanilang produkto. Kung pagbabalik lang ng product ay problema na, paano pa kung may nangyari sa tao umiinom nito? Sigurado wala tayong tao o kumpanya na habulin pag nangyari ito. Muli po, sa opinion ko, hindi ito safe na inumin. Kung hindi ko pa napanood itong video, pindutin mo lang itong link sa itaas o link sa description ng video na to at makikita mo din sa comment section. Same brand lang ito ng mga brand na nabanggit sa video na ito na ilapulit ni rebrand para lutuhin ang mga tao. Muli po, sa mga viewers na nagtatanong at magko-comment pa tungkol sa kung safe ba itong inumin, himay-himayin po natin ang sagot para mas maunawaan natin at mas malinawan tayo. According mismo sa kanilang mga reseller ng Navitas Barley at sa mga nabanggit nila sa videos nila, hindi daw safe itong 100% barley dahil fake daw ito. Kung alam nilang fake, bakit ito ang deliver nila sa mga tao o umorder sa kanila? Hindi ito safe na inumin dahil tulad na nabanggit. Una, Navitas Barley ang in-expect mo pero hindi naman ito ang brand na dumating sa'yo. Pangalawa, hindi natin alam kung saan lugar o saan bansa talaga nanggaling itong produkto. Pangatlo, hindi natin alam kung ano ba talaga ang nilalaman itong produkto. Tunay na barley grass nga ba talaga o chemical powder na kulay green na ihinanitulad sa barley? Pang-apat, hindi natin alam kung saan ibabalik itong maling produkto na natanggap natin. Pang-lima, pag may nangyari sa uminom nito, walang tao o kumpanya ang maaaring habulin dito. Muli po, kung ang pagbabalik ng produkto ay problema na, paano pag may nangyari sa tao umiinom nito? Pang-anim, gumagamit sila ng mga edited pictures at videos sa mga kilalang personalidad na pinapakilala nilang endorsers daw nilang para makainganyo, makapadlopo at manamantala ng madaming taong walang idea sa image manipulation, video editing at AI-generated images and videos. Pampito, hindi ito rehistrado at hindi ito aprobado ng FDA. Bukod dito, naglabas mismo ang FDA ng public health warning laban sa brand na to. Dagdag pa dito, ang nakaprint na logo ng FDA sa box ay hindi official logo ng FDA at gumagamit sila ng FDA logo na nadadownload lang sa internet. Ito ang logo na ginagamit nila at ito naman ang official logo ng FDA. Nakikita ba natin ang malaking pagkakaiba? Sa masanupuyan, gumagawa na din ang aksyon ng ating gobyerno. Kamakailan lang, naglabas na din ang public health warning ng FDA
laban dito sa Navitas Barley aka One Rentang Barley na makikita natin dito. Para sa karagdagang information tungkol sa public health warning ng FDA laban sa Navitas Barley, makikita mo ang link source sa description ng video na to. Maaari mo din pilutin yung product description sa ibaba para makita mo ng buo ang statement ng FDA sa official website nila. Public health warning na inilabas nila tungkol sa Navitas Barley para maging aware din ang publiko. Pangwalo, wala din magagawa ang FDA dito kung may mangyayari sa mga tao o biinom nito dahil hindi nakarehistro ang product na to sa kanila. Ilan lang ang mga nabanggit sa red flag na dapat natin i-consider. Wala din legit at nakaregister na website ang Navitas Barley na dapat sana ay makukuha na natin ang information. At wala din silang legit na Facebook page na nagpo-promote nito. Lahat ng page na makikita mo ay fake Facebook account at gumagamit ng edited at fake endorsers na kunwari nagpo-promote ng Navitas Barley para mangingganyo at manamantala ng madaming tao. Kung tingin mong nakatulong sa iyo itong video para makapagbigay linaw, feel free to share this video sa mga kilala mo na concerned ka din sa kanila. I-share natin ito sa mga group chat natin o sa Facebook at other social media pages natin para makarating itong information sa madaming tao at makatulong din tayo sa kanila bago pa sila maingganyo at mascam din ng brand na to tulad na nangyari sa iyo at sa madami pang tao. Since aware na tayo tungkol dito, nais ko po i-introduce sa iyo ang legit na barley, 100% natural at certified organic yam barley grass na nagmula pa sa Canterbury, New Zealand. At nagsimula pa na ipakilala noong 2007 dito sa Pilipinas na pilit na ginagaya ng madaming brand. Ito po ay ang Santay Barley at kung bakit si Puyet Kim Atienza ang napinig na maging endorser ng kailang brand na to. Panoorin natin itong video. Kuya Kim Atienza! I'm so happy to be here again. Ito po yung pang-13 taon ko na with Santay. I've been with you for the past 12 years. And this is my 13th year as your face and as your ambassador. But what makes Santay different from all the other barley brands? We walk the talk. Kung ano ang binibenta natin, we are the best testimony to all our customers. The healthier we are, and then the more they'll be convinced that Santay is good for us. We make no false claims, unlike other brands. Other brands will say that it's a cure for cancer. Other brands will say that it's a cure for so many diseases. Santay is preventive. Pag uminom tayo ng Santay, we become healthier, and therefore our immune system will become stronger, and therefore malalabanan natin ang lahat ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. Sa totoo lang tayo, hindi ba? We are the leading brand. And what happens when you're the leading brand? We are to stay humbler, we are to stay more grounded, we are to work harder, and we have to always be thankful in all that we do. Wala nang masisikat pa sa Santay. And that's all because of you, because of all your hard work. At habang sumisikat pa tayo, dapat mas lalo pa tayo naging mapagkumbaba. Hindi tayo magyayabang, hindi tayo mga away. So let us be salt and light to all those that we encounter. Let us be salt and light to all that we talk to, lahat ng mga kasama natin. This is the best way to impart the Santay way of life. Walk the talk, be salt and light. Maraming salamat sa aking Santay family. And here's looking at 13 years more. Navitas Barley versus Santay Barley. Susubo ka ba sa bago at pekeng produkto o doon sa subok na quality since 2007? Ito pa ang reason kaya Santay Barley ang natingin namin. Doon na kami sa legit at may napatunayan ng brand dahil ayaw namin na makamura at sa uli ay magmumura lang din kami tulad ng madaming na scam nitong Navitas Barley. Kung sakaling tanong mo din kung saan ba makakabili ng legitimate barley and if you are genuinely interested in purchasing this product, consider checking out the link na nakapost din dito sa video description sa ibaba itong video at yun din sa comment section. Maaari mo din pilutin itong link para dalhin ka sa product catalog at makita mo ang product price list at makumpara mo pa agad ang pagkakaiba ng customer's price sa dealer's price at para makita mo at makwenta mo din ang maaaring mong matipid. Muli po, naka-attach ang link ng product catalog dito sa video description at makikita mo din ang link sa comment section. Bukod sa flagship product na Santay Pure Barley Juice, makikita mo din dito ipapag-product na meron sa Santay Barley na maaaring magbukas ng interest mo. Pilutin mo lang ang product na nabili mo para makita mo ang product description.
maaari mo din kami tawagan sa office number namin na makikita mo din sa description ng video na to at ganoon din sa comment section. Kung mas komportable ka naman sa Facebook at makapag-usap tayo via Messenger, ganoon din sa WhatsApp at Viber. I-attach ko din ang link at details ng office number namin dito sa video description sa ibaba nitong video at ganoon din sa comment section. Sa pag-connect mo sa amin, dito may totoong tao pa na makakausap at maaari mo mapagtanungan na handa po malalay sa'yo pagmula sa kung paano inumin at iba pang karagdagang proseso at magbibigay sa'yo ng mga information na maaaring kailanganin mo. Naway nasagot ko ang tanong mo at nakatulong sa'yo itong video para magbigay ng linaw. Maraming salamat sa pag-like itong video at pag-subscribe dito sa channel. Malaking tulong itong suporta na ginawa mo para sa pag-grow itong channel natin. Muli po, I'm just Lorcan. Hanggang sa muli, paalam pansamantalaan.